Lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan at mga may pagmamalaking abilidad at talento. Hindi maikukumpara ng isang tao sa iba pa ang kaya niyang gawin dahil sa iba't ibang aspeto ay mayroon tayong maipagmamalaki at nasasabi natin na kaya ko ito. Tunay nga na hindi nabago sa atin ang iba't ibang mga nakapagbibigay inspirasyon ng mga kwento ng pagtatagumpay. Kung sa mga pelikula, nahanap natin ang ating mga sariling napapasunod na mamangha at inaabangan ang mga karakter, bayani o superheroes na katulad nila Spider-Man, Captain America, Batman at iba pa. Nabago mga naging tagapagligtas ng mundo mula sa malalakas at makapangyarihang mga kalaban ay minsan din silang naging mga mahina at magtulan ng mga pang-aapi at pang-aabuso. Ngunit bukod sa di pangkaraniwan nilang mga kapangyarihan, ang kanilang puso at determinasyon ang naging susi para malagpasan nila ang malalaking pagsubok na kinakaharap nila. Kung nabibilib na tayo sa mga ganoong katahang isip lamang, mas lalo pa tayong namamangha kung ito ay mga totoong kwento ng mga tunay na tao. Mga ordinaryong tao na hindi mo aakalain, mga pangkaraniwang tao na walang kakaibang lakas o kapangyarihan tulad nila Superman o Batman. Ngunit nagpursige at nanalo sa malaking pagsubok na kanilang kinaharap. Kaya tara, ating kilalanin ang ilan sa kanila. Tinanong namin ang ilang mga Juan kung ano nga ba ang kaya nilang gawin. Ano po sa tingin nyo ang kaya nyong gawin na hindi kayang gawin ng kahit na sino? Marami. Kaya ko mag-tutor. Kaya ko mag-porsige. Kaya ko mag-ayos. Kaya ko masenso eh. Kaya kong maghintay ng walang hanggan. Kaya kong magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Kaya kong magsakripisyo kahit masakit na rin. Pwede magpunito ng ano ng tindahan, ng negosyo. Tumulong sa mga aral na yung abot na aking mga kaya kong gawin siguro is ipakita sa isang taong may ayaw sa akin na merong isang bagay akong magugustuhan niya. Kahit ano man yun, kahit gano'ng kaliit. Pero diba? Hindi ko kaya kong tungguhin kasi ngayon nga, ginagawa ko na nagtitinda ako, may negosyo ako. Patingin ko kaya kong gawin, kaya kong tumulong sa mga mahihirap na tao. Kaya kong silang bigyan ng pagkain sa malinis na paraan. Yun. Ako si John Larry. Ako si Shabo. Ako si Pete. Ako si Dayro. Ako si Imelda. Ako si Mel. Ako si Superman. Ako si Ron. Kaya po ito! Dito sa Dasmariñas, Cavite, sa isang beauty parlor shop, pagmamay-ari ito ng isang pipi at bingi. Kilalanin natin si Olan Cantimbuhan, 50 anyos. Pangalawa sa walong magkakapatid. Ayon sa kanya, pipi at bingi na siya mula pa nung kanyang pagkasilang. Bukod kay Olan, tatlo pa sa kanya mga kapatid ang ipinanganak na may kaparehong kondisyon sa kanya. Gayong normal naman ang pareho niyang magulang at ilang kapatid.
Para mas lalong maintindihan ang kondisyon ni Olan, minabuti naming magtanong sa isang profesional. Hereditary po ba yung pagiging tipe po or pagiging dingi po ng isang tao? Yes, oo, pwede siyang hereditary. Specifically sa mga embryonic development yun. Yung mga pagkakaroon ng tipe tsaka bingi, yun. Connected po ba talaga yung pagiging tipe tsaka pagiging bingi? Actually, based sa mga study, alam ko, parang kapag tipe ka, mas, ayun, medyo mahirap ang pandemic. So, sir, ano po kaya yung pwedeng maging treatment po sa ganun? Actually, yung pagiging pipe, yun na yun. Pag pipe ka, it's important na you learn how to use sign language kapag pipe, di ba? Uh-huh. Ganun naman siya. Kapag bingi ka, ganun na lang din. Kasi hindi ka rin nakakarinig eh. So, sign language siya mismo. Kasi depende kasi yan sa condition ng ear at saka ng pagiging pipe. Kasi may iba't ibang uri ng pipe. Hindi lang siya, hindi mo parang napipe ka na lang. Ganun. Although, ang factor hereditary, pero pwedeng nakasilente. So, nawala yung voice box, nasira. So, hindi ka nang pagsalita. Hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan upang makapagtapos si Ola ng high school at 6-month computer vocational course sa Makati. Bata pa lang, pangarap na ni Olan ang magkaroon ng sarili niyang parlor shop. Dahil dito, nagsumikap siya para maging isang magaling na beautician. Nag-aral siya sa ilalim ng dalawang magagaling na beautician sa bansa na sina Fanny Serrano at Ricky Reyes. Bunga ng kanyang pagpupunyagi, lumago ang dating maliit lamang na parlor ng kanyang yumaong na ina. Bagamat nagdadanas sa kanyang kondisyon, nakakalungkot isipin na may mga taong nagawang pagsamantalahan ang kanyang kapansanan. Taong 2003, nilooban si Olan sa kanyang parlor. Meron ring naganap na insidente kung saan nagawang pagnakawan siya ng dalawa niyang katulong sa parlor. Ilan pang mga pagsubok ang dumating sa kanya. Gayunman, di pa rin nawawalan ng lakas ng loob si Olan. At lalong nananatili pa rin matatag si Olan sa harap ng mga pagsubok. Upang masubukan ang galing ni Olan sa pagugupit, nag-imbita kami ng dalawang panauhin, si Jom at Patricia. Ngayon susubukan natin ang kagalingan ni Olan sa pagugupit. Unang sumalang si Jom, sa una pa lang nagpakita na ng gilas si Olan sa paggupit. Hindi pa nagtatagal, tapos na si Olan sa kanyang paggupit. Sumunod naman si Patricia. Tulad ng paggupit niya kay Jom, mabilis at maayos na natapos ni Olan ang paggupit kay Patricia. Parang nakipag-communicate din ako sa tao na nakaka-intindi. Kasi, wala, sinabi ko lang naman kung hanggang saan ko gusto, tapos yun, nag-guess niya na din naman kung ano yung gusto ko. Satisfied kasi, ayun niya, parang alam niya yung ano lang hair ko. Hirapan din. Hindi ko alam mo paano ko sasabihin sa kanya kung gano'ng ka-iksi yung ano. Kasi masailan ako sa iksi ng gupit ko ng buhok. Okay naman. Parang alam niya na kung gano'ng ka-iksi yung gusto kong pag-upit. And ano, yung pagsipaggawa niya ng, yung pag-upit niya, ano, magaling, mabilis, professional, and yung nga, unlike yung mga nagpapagupit ako sa barbero na alam mo yun, matagal. Iba-iba man tayo ng estado sa buhay, iba-iba man ang ating mga profesyon, kasarian at kakayahan. Lahat tayo'y binigyan ng karapatan na mangarap. Kumpleto man ikaw na itinuturing o kulang dahil sa kawalan ng ibang pandama ng katawan, di mawawala ang damdaming magtutulakyo upang lagpasan ang mga limitasyon na binigay ng mapanghusgang mundo dahil lang sa paningin nila
na kulang o hindi sapat ang kakayanan mo. Karamihan sa atin ay kumpleto ang kakayanan, nakakapagsalita at nakakarinig. Ngunit, nakakamanghang makita na minsan ay may mas nagagawa pa ang mga may pagkukulang o may mga kahinaan ang layunin nila sa mundong ito. Patunay lang ito na ang biniyayaan ng kaunti, ngunit kinayanang palaguin ang binigay sa kanya ang tunay na nagtatagumpay sa buhay. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Abutin mo na ang iyong pangarap, dahil tulad niya ng sabi ng ilan, kung kaya ng iba, kaya ko rin.